Mutya ng Lupa, Kanole Horror Story. Itay, ano bang gusto niyong gawin ko sa buhay ko? Buong buhay ko, sinusunod ko kayo. Pero sa pagkakataon na ito, itay, sanay ako naman ang pagbigyan niyo. Tay, gusto kong maging sundalo. Ayaw niyo ba nun? Hindi ba kayo magiging proud sa akin kung sakaling ang anak nyo ay naglilingkod sa bayan? Tay, hindi ko ito sariling kagustuhan. Tinatawag ako ng serbisyo. Tignan nyo, yung mga pinsang ko, mga ganap na rin na sundalo. Yung kapatid nyo, malapit nang magretiro. Tapos ako ito, tambay? Gusto nyo bang maging ganun ako habang buhay? Tay naman, pagbigyan nyo naman ako. Leonard, anak, ayokong maging sundalo ka. Oo, sabihin na natin yung kapatid ko ay malapit nang magretiro. Pero alam mo bang, ilang beses na yun muntik na mamatay. Anak, ayokong sapitin mo yun. Makinig ka naman sa akin. Bakit po, itay? Maiiwasan ba natin ang kamatayan? Hindi po ba? Lahat naman tayo ay darating sa ganong pagkakataon. Meron lang talagang nauuna at merong nahuhuli. Pero kung ako tatanungin, tay, mas gugustuhin ko pang mamatay ng lumalaban habang pinagtatanggol ang aking sinilangang bayan. Kung iisipin, talagang merong katwiran ang batang si Leonard. Ang ama lang niya talaga ang nag-aalala dahil gusto niya itong makasama ng matagal. Ganun pa man, walang nagawa si Mamang Romero dahil nga kagustuhan ito ng bata. Naisip niya na rin na siguro ito na ang tamang pagkakataon para nang sa ganun, maging malaya ang bata sa sarili niyang kagustuhan. Nagtagumpay si Leonard. Naging isa na siyang ganap na sundalo at madedestino siya sa parte ng Mindanao. Tay, sundalo na ako, itay! Salamat sa Panginoon dahil ikaw ay kanyang ginabayan. Tay, meron akong ibabalita sa inyo. Madidestino na ako, tay, sa bandang Mindanao. Ha? Bakit? Tay, ngayong sundalo na ako, hindi na yung pupwedeng katulad ng dati. Halos araw-araw niyo ako nakikita. At ngayong sundalo na ako, hindi ako pwedeng mamili kung saan ba ako ipatatapon. Kahit saan kami mapadpad, kahit sa napakadelikadong lugar, sundalo pa rin kami. At ang tungkulin namin, pangalagaan ang katahimikan. Eh, anak, meron lang sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun, tay? Kahit ano? Pumayag na ako na magsundalo ka. Pero sana, hayaan mong pabaunan kita ng proteksyon. Proteksyon? Anong ibig mong sabihin, tay? Proteksyon, yung mga ginagamit para hindi basta talaban ng bala. Sige, tay, interesado ako dyan. Tsaka, yung mga kasamahan ko noon, habang kami nagte-training, meron din silang mga kapatid na nasa serbisyo. Sinasabi nila, ang sikreto ng pagtagal sa serbisyo para mabuhay, dapat meron ka ding gamit na mga tabak. At hindi lang yun, meron pa silang binabanggit na mga mutya at anting-anting. Yung iba naman, rosaryo at Biblia ang dala. Isa yun sa dahilan para humaba ang buhay sa destino. Sige, tay. Salamat. Aantayin ko yun, tay, ha? Pero teka, saan po ba yun manggagaling, tay? Sa kaibigan ko, si Kanole. Gusto mo bang sumama? Hindi na, itay. Magiging abala na ako. Igagaya ko na ang lahat ng mga dadaling ko. Ah, sige.
Iyon ding oras na yon, nagtungo si Mamang Romero sa bahay ni Canole at muntik niya na itong hindi maabutan. Bossing! May tao! Matanda! Eh buti kaya pang umahon dito ng tatang. Tatang! Eh ano hong kailangan po nila? Nandyan ba si Canole? Pwede bang makahingi ng tubig, iho? Eh opo! Walang problema. Ito po. Bossing! May tao! Kamusta na ho kayo? Ah! Canole, eh magandang hapon sa'yo. Aalis ka yata. Nakagaya ka. Eh opo sana. Nakatanggap po kasi ako ng sulat galing sa isa kong kapanalig. Meron po ba akong may paglilingkod sa inyo? Eh Canole, aabalahin lang kita ng mga isang oras. Kahit isang oras na kwentuhan lang. Sige po. Walang problema. Ano po ba yun? Naaalala mo ba yung anak kong si Leonard? Opo, mabait na bata yun. Eh, graduate na eh. Isa na siyang ganap na sundalo. Alam mo Canole, talagang tutol ako sa pagsusundalo ng anak ko. Dahil nga sa nakita kong naging buhay ng kapatid ko, halos ilang beses na siyang muntik ng mamatay. Pero dahil sa may edad naman na si Leonard at napapanahon na rin para kumawala siya sa akin, pinagbigyan ko na yung anak ko. Ngayon Canole, madedestino siya sa banda ng Mindanao. Hindi ko alam kung saan doon. Nag-aalala ko ng husto sa kanya. Kung maaari sana'y magkaroon malang siya ng proteksyon para tagaliwas ng bala o kaya na may magkaroon ng kabal kagaya ng mga kaibigan mong sundalo na lumalapit sa iyo. Sana'y pagbigyan mo ako Canole. Sandali lang po. Titignan ko lang kung ano bang nababagay sa kanya. Batoo mo? Wala na eh. Ito! Tamang-tama. Mutya ng lupa. Mutya ng lupa? Hindi ba't ganito yung ibinigay mo sa kaibigan mong merong ranggo? Oo, tama. Ang kayang gawin niyan, habang tumatagal at nakatapak ka sa lupa, natitiyak ko na hindi ka basta tatalaban ng bala. At hindi lang yun, kung sakaling mga kakaibang tao na yung makakalaban nyo, natitiyak ko na kaya kanyan itago sa mga mata ng mga taong yun. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Mamang Romero, hindi ba't sundalo yung kapatid mo at malapit na siyang magretiro? Pero dahil din sa mutya na ibinigay ko sa kanya noon, ayun, aabutin niya ang retirement age. Siguro naman, kahit paano, na ikukwento sa iyo ng kapatid mo kung paano mabuhay dun sa Mindanao. Sadyang napakahirap, di ba? Kaya't kailangan yan ng anak mong si Leonard. Salamat! Salamat! Tuwang-tuwa si Matandang Romero dahil nakakuha siya ng isang gamit mula sa puso ni Canole. Madalian siyang umuwi at ibinigay kay Leonard dahil kinabukasan aalis na sila patungong Mindanao. Anak! Eto na! Eto na anak! Magagamit mo ito. Ano ho ito itay? Ayon kay Canole, yan ay mutya ng lupa. Mutya ng lupa? Oo tama! Nabanggit sa akin ng bats ko na yung kapatid niya ay meron nito. Sige ho itay, hindi na ho ako magtatagal. Kailangan ko nang umalis. Sandali lang anak. Paakap naman oh. Sige na. Tay naman, sige na nga. Tay, kahit matagal po tayong hindi magkikita, sa isip at sa puso ko, hinding-hindi kayo mawawala ni inay. Lalo na ngayon, matagal tayong hindi magkikita. Tsaka isa pa itay, eh may edad na rin kayo.
Masakit man sa kalooban ko na mapahiwalay si inyo pero kailangan tay. Sabi nga nila, ngayong isa ka ng ganap na sundalo, hindi ka na pag-aari ng pamilya mo at hindi mo na rin pag-aari ang sarili mo. Bayan muna bago sarili. Alam ko yun, Leonard. Sana eh magkita kayo ng iyong tiyo pag nasa Mindanao ka na. Eh sana nga po itay. Sige na, baka magkaiyakan pa tayo rito. Sa pag-alis ni Leonard sa kanilang bahay, labis ang kalungkutan na naramdaman ng mag-asawang Romero. Ganon din ang pakiramdam ni Leonard. Halos naglalaban yung lungkot at exciting. Nakarating na sila ng Mindanao. Marami silang pinadala doon. Unang kita niya sa mga matatagal na sa destino na yun, halata mong mukhang marami ng pinagdaanan na laban. Dito niya nakilala ang isang napakabait na sarhento na kaunti na lang ay malapit nang maging tenyente. Sumaludo rito si Leonard at sumaludo rin sa kanya. Sa palagay niya kasi, ang sarhento na yon ay magiging kasundo niya pagdating sa trabaho. Naitanong niya ito kung kailan pa ba siya na destino roon. At nagulat si Leonard dahil 2 taon na daw siya roon, ni minsan hindi siya umuwi. Sards, totoo po? Hindi po kayo umuwi? Eh, bakit po? Alam mo, Private, kung uuwi ako sa amin, mas lalo lang akong masasaktan. Okay na ako rito. Total, hindi naman ako mahal ng stepfather ko. Tsaka isa pa, ano bang dahilan bakit pa ako uuwi? Eh nandito na nga lahat. Dito malaya ako. Kahit masabihin na bayan mo na bago sarili, para sa akin mas malaya ako rito. Alam mo ba, hindi naging proud sa akin ang aking stepfather nang ako'y maging sundalo. Hanggang ngayon, tuwing susulatan nila ako, laging may pagalit na kesyo hindi raw ako nagbibigay ng pera. Leonard, sa pagkakataon na yon, talagang lalong sumasama ang loob ko. Paanong hindi ako nagbibigay ng pera? Eh halos sa kanila nga napupunta yung sweldo ko. Ni hindi na nga ako nakapag-asawa, mas inuuna ko pa sila. Sards, huwag naman po kayong magalit. Hindi ako galit. Ganito lang talaga ako magsalita, Leonard. Pasensya ka na. Dahil sa hindi mo ko kabisado, talagang ganito lang ako. Siya nga pala, bagong graduate ka. Welcome to the dying area. Magkakaiba ang bersyon ng kwento ng mga sundalong matatagal na sa lugar na yun. Sabi pa nga nung sarhento, dito ay naranasan nilang halos natutulog ng nakikipagbarilan. Naranasan din nilang parang hindi nauubusan ng bala ang kalaban. At ang hindi malilimutan ni Leonard na kwento ng sarhento, yung may nakalaban silang tao na hindi basta tinatalaban ng bala. At ang masama pa roon, kung sakaling malalagasan sila, kukunin daw ng mga kalaban nila. Oy! Masyado kang seryoso sa pakikinig dyan ah! Hindi naman sir. Medyo kinabahan lang ako sa kwento ni Sarhento. Totoo yun, pero alam mo, Leonard, sanay na kami dyan. Sa tagal ba naman namin dito? Siyempre, alam na namin ang paraan para lusutan yung mga tao na yan. Oo, totoo yun. Dito sa lugar na ito, maraming ganyan. Tsaka isa pa, believe nga ako sa iyo eh. Yung isang bagitong katulad mo, dito nagpadistino? Iba ka din, Leonard. Sana huwag mong pagsisihan yan. Hindi po. Hinding-hindi ko ito pagsisisihan. Siya nga pala, Leonard.
May iba tayo. Alam na namin ang pangalan mo. Pero bakit kami? Ni hindi mo man lang yata inaalam kung anong pangalan namin. Oo nga ho pala. Ah, Leonard. Ako nga pala si Sergeant Baktol. Pero wala akong Baktol ah. Ewan ko ba? Eh, yun ang tawag nila sa akin eh. Kumbaga sa ano eh, codename lang yon. At, siyempre, ako naman si Sargento Balasa. Balasa? Bakit po Balasa? Kasi, mahilig akong mangbalasa ng mga bagitong katulad mo. Hindi, biro lang. Balasa ang pangalan ko talaga. Nakakatuwa naman ang kwentuhan. O Leonard, yung mga bagita natin, nakapwa mo, tawagin mo nang makilala naman namin. Habang nagpapakilala ang isa't isa, yung pinaka-opisyal nila ay tinawag silang lahat. Ganito ang naging kwento. Makinig kayong lahat. Wala tayong pahinga. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kailangan tugisin natin yung mga nakalaban natin ng nakaraan. Nakatanggap ako ng report mula sa mga sibilyan. Dito sa lugar na ito, dito sila nagkukuta. Balasa, alam mo nang gagawin mo. Yes, sir. Hindi sila nagsayang ng oras kahit nakararating lang nila sa lugar na yun. Nakasama agad sila sa operasyon. Nung nakaraang araw lang kasi, meron silang tinugis na mga tao. Yun nga yung ikinukwento ni Sargento Baktol. Yung mga taong parang hindi raw nauubusan ng bala at hindi tinatalaban ng bala. Sa unang pagsabak dito ni Leonard, lintik ang kabog ng kanyang dibdib. Halo-halo na ang pumasok sa kanyang isipan. Una ang kanyang mga magulang. Pangalawa ang kapatid, siyempre serbisyo at may kahalong panalangin. Leonard, kalma ka lang. Sa una lang to. Leonard, doon ka sa kabila. Dito ako. Huwag na huwag mong itataas yung ulo mo. Dahil merong mga nakasilip dyan na sniper, ha? Yes, sir. Marami silang nanggagapang nang medyo papalapit na sila sa subject na area. Mabuti na lang nang makalapit na sila roon, wala palang katao-tao. Pinasok na ni Sargento Balasa yung loob ng bahay. Nagsisigawan sila na clear. Clear na raw ang lahat. Ibig sabihin, walang katao-tao. Naisahan nila tayo. Imposibleng malaman nila ang pagdating natin. Hindi bale. May araw din ang mga yon. Sir, pwede magtanong? Ano yon? Sir, sino bang hinahanap natin dito? Sargento, ikaw nang ang bahalang magpaliwanag. Ang hinahanap natin dito, yung mga nakalaban namin nung nakaraan. Bukod sa hindi sila tinatalaban ng bala, eh para bang kumakain pa sila ng sariwang laman. Ha? Huh? Sariwang laman? Totoo yun, Leonard. Totoo. Ano, Charlie? Grabe na ba kabog ng dibdib mo? Charlie, anong tinitignan mo dyan? Wala po ito, gent. Charlie, dito ka tumingin, kinakausap kita. Gent, may mga tao! Ha? Pagtingin nila sa bandang kanan, merong limang lalaking naglalakad. Papalapit sa kanila ito ng diretso. Wala namang dalang mga gamit, walang anumang bagay na pwedeng gamitin sa kanila para ipanglaban, kaya't hinayaan nilang makalapit sa kanila ang mga ito. Anong kaguluhan to? Bakit may mga sundalo rito? Wala namang barilan dito. Magandang araw ho. Sargento Balasa nga ho pala. Sargento, anong ibig sabihin nito? Re-raidin niyo ang lugar namin?
nang hindi man lang kayo nagpapasabi? Bakit? Wala namang kaming kinakanlong dito na mga kalaban nyo. Ipagpatawad nyo po, pero hindi ho kami dapat na makipag-coordinate sa inyo. Bakit? Ganyan na ba trabaho ng mga sundalo ngayon? Mga bastos? Hindi makikipag-coordinate dito sa lugar ng may lugar? Sino ho ba kayo? Ako ang kapitan ng lugar na ito. Kapitan, ako po ay humihingi ng tawad sa nagawa namin. Bagamat hindi kami nakapag-coordinate, pero kailangan ho kasi namin yun para yung huhulihin namin na hindi makatakas. So sinasabi mo ba ngayon na kung sakaling nandito yung mga taong yon, e kakanlungin namin? Ganun ba? At parang pinalalabas nyo na masasama kaming tao rito? Patawarin nyo ho kami. Tarna! Nag-alisan ang mga sundalo. Nang makalayo sila ng ilang mga metro, dito ay nagkaputokan na. Habang sila'y gumagante ng putok, si Leonard ay bigla na lamang napatigil dahil nakita niya yung dalawang lalaking nakatayo na bumabaril sa kanila na parabang walang katakot-takot na hindi tatalaban ng bala. Alam ni Leonard sa kanyang sarili na tinatamaan ang mga lalaking yun, pero ni hindi man lang sila natitinag. Nang mapansin naman ito ni Sarhento Balasa, inutusan niya ang mga tao niya na huwag magpaputok dahil parabang nasasayang lang ang kanilang mga bala. Ito na. Ito na yun. Huwag kayong magpapaputok. Tignan nyo ang bawat kilos ng isa. Bawat galaw ng mga yan, sisiguraduhin nila na malilintikan tayo. Unti-unting lumalapit sa kanila ang tatlong tao. Maya-maya pa naglabas ng kung anong gamit si Sarhento, tapos tumayo. Kayo mga taong hinahanap namin. Kayo ang mga taong dapat na managot sa nangyari sa nakaraan. Hindi kumikibo ang mga lalaking yon. Bagkus nagtinginan sila, tapos sabay-sabay na nagtawanan. Walang nakakatawa. Siguro naman, alam nyo na merong kayong kasalanan. Kaya naririto kami para arestuhin kayo. Sa palagay mo, magpapahuli kami sa inyo ng buhay? Ha? Nang makita ni Sarhento na naglalapitan na rin ang mga kasama nun, nagpulasan na rin sila dahil alam ni Sarhento na wala silang kalaban-laban. Napansin na lang noon ni Charlie na si Leonard ay merong tama sa dibdib dahil nakahawak siya sa dibdib. Gent! May tama po si Leonard! Agad na lumapit si Sarhento Baktol at tinignan. Nakahawak nga naman noon si Leonard sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya nung mga oras na yun ay parabang may tumama sa kanya na mainit na bagay. Maswerte pa rin sila nung mga oras na ito dahil hindi sila inabutan ng mga kalaban. Pagdating sa kampo, gagamutin na sana ang sugat ni Leonard nang tanggalin na ang kanyang uniforme. Tumambad sa kanya yung tingga na nakayupi. Gent, hindi tumalab yung bala kay Leonard. Ano? Imposible. Leonard, ano bang nangyari? Sergeant, alam ko tinamaan ako ng bala. Pero hindi ko akalain na hindi tatalab. Aba! Umamin ka. Meron kang gamit, no? Gamit? Wala. Imposible. Lahat naman tayo rito meron nun. Kung tutusin nga, kaya nating makipagsabayan sa kanila. Kaya lang, hindi naman lahat sa atin merong gamit. Yung ibang mga bagito, kagaya ni Charlie, wala namang gamit to, di ba Charlie? Wala po. Walang kung ano mang anting-anting o kaya na may mutya.
na ibinigay sa akin ng aking mga kapatid na sundalo rin. Yan ang kulang sa inyo. Pag didistino kayo dito sa Mindanao, dapat meron kayo niyan. Di ba, sir? Leonard, mahusay. Magaling. Yan ang hinahanap ko rito. Mabuti na lang at meron ka niyan. Dahil kung wala ka niyan, tiyak na patay ka na rin. Kay bago-bago mo sa serbisyo, maaga kang magpapaalam kung nagkataon. Hindi tayo titigil. Kapag nagbaba ng order si Teniente, babalik tayo sa lugar na yon. Ihanda niyo ang inyong mga sarili. Dahil natitiyak ko, iilan-ilan lang tayong pababalikin doon para hulihin ng patay man o buhay ang mga taong yon. Eh sir, bakit naman kasi kinausap mo pa sila? Eh pwede naman natin silang labanan ng sabayan. Pare-parehas naman tayong merong gamit. Nag-iisip ka ba, Sarhento? May mga kasama tayong bagito. Walang gamit ang mga yan. Kung makikipagsabayan tayo sa kanila, hindi bala sa bala, patalim sa patalim. Dahil naniniwala ako, doon pa lamang sila tatalaban. Eh, o nga naman. Pasensya na po, sir. Kinabukasan, muli silang pinulong ng Teniente. Makinig kayong lahat. Tandaan nyo, halos lahat kayo rito ay nakasubok sa lugar na yon. Ganito, babalik pa rin tayo dun. Pero hindi lahat. Ayon sa nakuha kong report mula kay Sarhento Balasa, iilan lang ang kanilang bilang. Hindi tayo pwedeng makipagsabayan sa dami nila. Tatapatan lang din natin sila. Kung ilan ang kanilang bilang, yun din dapat ang bilang natin. Sarhento Balasa, Sarhento Baktul, Private Charlie, Private Leonard, dito kayo. Sir, apat lang po ba kami? Alamin ko pa kung sino sa inyo ang merong may bakal na dibdib. Ayokong ipahamak ang mga tao ko. Sir, bakit kailangan pa nating magpahinga? Hindi ba pwedeng sundan na natin yung operasyon? Hindi pa maaari. Kailangan muna ng order. Lahat ng lakad natin ay nakarecord. Sige po, sir. Kinagabihan, medyo nalulungkot noon si Leonard dahil naalala niya ang kanyang tatay. Ang lagi kasing paalala ng kanyang tatay, mag-iingat sa trabaho. Napansin yon ni Charlie, kaya't lumapit ito sa kanya. Uy, Bats, lungkot mo ah. Ilang araw pa lang tayo rito eh. Saan ka ba nalulungkot? Sa pagkalayo mo sa pamilya mo? O sa pinagdaanan? Ano ka ba naman, Bats? Iba yung lungkot sa pinagdaanan at sa pamilya. Siyempre, nag-aalala rin ako sa pamilya ko. Ang sabihin mo, baka naman kasi natatakot ka lang kasi kasama ka ron sa susunod na lakad. Eh ako nga eh, sabi ko kay Sarhento Balasa, sama ako kaya lang eh, minaliit ako eh. Maswerte ka kung ganun, kasi hindi ka isasama. Eh tama lang yun kasi wala akong gamit. Mabuti nga yung tenyente natin eh, magaling, mabait. Sabi nga niya, hindi niya ipapahamak yung mga tao niya, di ba? Alam mo, bilib din ako dun sa tenyente natin. Kahit na mukhang bata pa, kahit na mukhang bago lang sa serbisyo pero mautak. Eh sa pagkakaalam ko kasi, Leonard, graduate ng PMA, yung tenyente natin, batang tenyente. Ganun ba? Kaya pala eh. Inaakala nilang masusundan pa ang operasyon, pero nagtagal pa ito ng isang linggo. Nabuburyong tuloy si Sarhento Balasa at si Sarhento Baktul. Sir, boring ah. Walang putukan eh. Alam mo, Baktul, ganito yan. Kapag naboboring ka, pumunta ka sa ibaba. Eh, anong gagawin ko ron, sir? Eh, di ano pa. Kumuha ka ng malamig. Sige na. At ako nang bahala makipag-usap kay Teniente. Oo ba? Sige! Pagbalik ni Sarhento Baktul,
meron na itong bit-bit na malamig. Bagamat alam nilang ito'y mahigpit na pinagbabawal, pero dahil nga nandun sila sa dining area, hindi ito maiiwasan ng mga kasundaluhan. Sabi ko sa inyo eh, mabait ang tenyente natin. Mukha lang siyang batang tignan pero buo ang kalooban niyan. At pagdating sa mga tao niya, tiyak na istrikto yan pagdating sa trabaho. Pero pagdating sa gantong bagay, makakasundo rin natin ng ating batang opisyal. Sir, di ba yung mga nagdaang opisyal natin dito eh, di naman ganyan. May edad na tsaka sobrang tapang, grabe. Nakakatakot pang magsalita. Alam mo, Sargento, kahit sinong opisyal, ganyan talaga magsalita. Kailangan ipakita nila sa kanilang mga tao na hindi sila basta magpapagapi. Kailangan matapang sa salita, matapang sa galaw. Diba? Kahit ako, pag ako na-promote at naging tenyente na ako, ganyan din ako magsalita. Pero dahil sa haba ng experience ko sa pakikipagbakbakan, eh nasisigurado ko na baka mas matapang pa ako sa kanila pag ako naging opisyal. Sir, gano'n na ho ba kayo katagal dito? Charlie, paulit-ulit ba tayo? 2 taon na ako dito sa dining area na to. Eh ayoko ngang umuwi eh. Mas masarap ang buhay ko rito. Sipin mo ba naman, merong ganito? Paano ako malulungkot niyan? Nagtatawanan na lang sila nung mga oras na yon. Komo itong si Leonard ay medyo nabitin sa isang bote, ninais niyang tumakas kahit na ayaw na ng kanilang sarhento. Hoy! Saan ka pupunta? Shh! Huwag kang maingay, Charlie. Bibili lang ako. Sarado na yun. Bukas pa yun, maagap eh. Bahala ka, baka mapagalitan ka ni Sarhento. Hindi yan. Saglit lang, halika, sama ka. Ayoko no. Bahala ka, baka may kalaban dyan. Dyan lang sa ibaba may kalaban? Walang kalaban dyan, Charlie, tara. Sumama nga noon si Charlie. Hindi naman kasi masyadong malayo yon sa kanilang kampo. Halos 1 kilometro lang naman. Pagdating nila roon, saktong nagbababa na ng tindahan yung matandang lalaki. Sandali po. Magandang gabi po. Pwede po bang bumili? Hey, mga sundalo. Kamusta naman ang laban nyo, mga iho? Ayos lang po. Eh, ano bang bibilin nyo? Iinom ka ba, Charlie? Eh, oo, nandito na ako eh. 2 boteng alak lang po. Pakibilisan lang po, baka hanapin kami ng opisyal namin. Eh, sige. Heto. Bayad po. Huwag na. Hindi ko kailangan ng bayad nyo. Ang importante sa akin, ligtas ang aking pamilya nang dahil sa inyo. Siya nga pala, bibigyan ko kayo ng babala. Huwag na kayong babalik dito ng ganyang oras. Po? Bakit po? Sige na, magsasarado na ako. Sandali lang po. Hindi nagpapigil ang matandang lalaki nang bigla nitong isarado ang kanyang tindahan. Naani mo'y meron siyang nararamdaman na parabang may paparating. Ano ba yun? Pinagbilan nga tayo. Di naman tayo kinausap ng maayos. Mali yun, Leonard. Hindi tayo pinagbilan. Nilibre tayo ng mabait na matanda. Eh tama nga pala'y sinasabi ni Sarhento Balasa na pag ganito kasarap ang buhay natin dito, hindi ko na nanaisin pang umuwi. Charlie, may tanong ko lang. Meron ka bang naiwang kasintahan doon sa inyo? Meron siyempre, pero di ko muna iniisip yun. Importante sa akin yung paglilingkod sa bayan. Eh ikaw? Wala eh. Wala? Yung itsura mong yan, wala. Imposible yun, Leonard. Meron yan, ayaw mo lang umamin. Aminin mo na, tayo-tayo lang naman makakaalam eh. Ang totoo niyan, Charlie, wala talaga. Kapag nakikita mo ako minsan na medyo nakatulala, ang naaalala ko, yung nanay at tatay ko. Alam mo nung nag-a-apply ako, sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi hanggat hindi ako nagiging sundalo. Pero ngayon sundalo na tayo, hindi na tayo makauwi.
Ikaw naman? Kadidistino lang, uwi agad? Eh, di naman. Biro lang yon, siyempre. Alam mo, Leonard. Ano eh, nagtataka ako eh. Sa dinami-dami ng bagong graduate, bakit napili pa tayong mapunta rito sa dining area na to? Diyos ko naman oh. Ikarami naman sanang iba dyan. Huwag ka nang magreklamo. Ganun talaga. Sundalo tayo. Katulad ng sinabi ko kay tatay, kahit saan tayo madistino, kahit sa lugar pa ng mga kalaban, sundalo pa rin tayo. Mamamatay tayo ng lumalaban, di ba? Tama! Natigilan ng pagtawa si Charlie nang salubungin sila ng dalawang lalaking merong malalaki ang pangangatawan. Gilid, may tao. Eh ano naman? Di naman natin sila inaano. Sundalo tayo, tanda mo yan. Shh! Tignan mo, huminto sila. Bakit kaya? Lerto ka, baka mamaya kalaban yan. Wala namang ginawa ang dalawang lalaki na yon. Habang nagkakasalubong sila, nagkakatinginan lang sila ng masama. Ang pakiramdam noon ni Charlie ay para ba siyang nahilo. Habang si Leonard naman nakaramdam lang ng konti. Ba't ganun? Bigla ako nahilo. Shh, huwag ka maingay. Baka malaman nilang lumabas tayo kanina. Ayoko na. Ayoko nang inumin to. Sobra hilo ko. Maya-maya pa si Charlie ay biglang nagsuka. Hinawakan naman siya ni Leonard at naramdaman niyang napakalamig ng tenga niya, kaya't pinindot niya ito baka raw kasi nausog. Makalipas ang 5 minuto, dito pa lamang guminhawa ang pakiramdam ni Charlie. Ano ka ba naman, Mats? Sa dami mong uusugin, ba't ako pa? Eh ba mali kung ikaw yun, labo mo pala. Bakit? Yung usog mo ba walang pinipili? Siyempre wala usog yun eh. Yun ang kapangyarihan ng tao na kusang lumalabas nang hindi natin alam. Attention! Bigla silang nagtayuan nang dumating si Sarhento Balasa. Kayo ho pala, Sards. O, ako nga. Asan kayo nang galing? Akala niyo siguro hindi ko napansin na wala kayo sa mga barracks niyo. Sir, bumili lang po kami ng karagdagan. Yun ang sinasabi ko. Alam nyo, kaya nga sabi ko kanina, huwag nang dagdagan. Dahil gabi na, labas kayo ng labas. Paano kung masalubong nyo dyan yung mga kalaban natin? Tandaan nyo, nandito tayo sa dining area. Wala kayong dapat na pagkatiwalaan kahit na sino, lalo na sa gantong oras. Sir, pasensya na po. Pasensya. Ayoko nang maulito. Leonard! Charlie! Yes, sir. Magpasalamat kayo dahil hindi si Teniente ang nakakita sa inyo kung nagkataon on the record to. Maliwanag? Yes, sir. Dahil sa nangyari ay tila ba natuto ang dalawang bagitong sundalo. Kinabukasan, muli silang nagkasa ng operasyon pero iilan lang sila katulad ng napag-usapan. Kailangan makuha nila ang mga taong yun, buhay man o patay. Ito na yung lugar. Mag-iingat kayo. Bantayin nyo ang inyong sarili. Sarhento Baktol. Sir! Charlie. Sir. Leonard. Sir. Mag-iingat kayo. Sa pupuntahan natin na to, hindi natin sigurado kung gaano karami ang kalaban. Basta tandaan nyo sa inyong sarili, yung mga gamit nyo, yan ang magsasalba sa inyo. Huwag kayong manghihinayang. Patayin nyo kung papatayin nyo. Kailangan nating pumatay para mabuhay. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Pagpasok nila sa kabahayan, katulad ng una, wala na namang katao-tao. Hindi ito pwede. Palagi na lang nila natutunogan. Nasusugod tayo sa kanila. Sir, baka naman meron silang mga mata sa kampo. Huwag mong isipin yon, Charlie.
walang sino mang magkakanulo sa atin. Tsaka isa pa, wala namang taga rito. Eh sir, ang ibig kong sabihin, eh di ba hindi naman basta-basta mga tao ang mga yun? Baka po nakapagmamanman sila sa atin nang hindi natin nalalaman. Sir, tama siya. Meron siyang katwiran. Siguro sir, ang pinakamainam na gawin natin bago tayo sumugod dito, siguraduhin nating walang nagmamanman. Sir, halos gabi-gabi, yung ibinigay sa akin na mutya ng lupa ng aking ama ay palagi nalang umiinit. Naalala ko'y sinabi niya na kapag ito'y umiinit, nandyan lang sa paligid ang kalaban. Kung ganon, tar na, bumalik na tayo sa kampo. Pagbalik nila sa kampo, dito ay unti-unti nilang pinakikiramdaman kung meron bang nagmamasid. Nung mga oras na ito ay nararamdaman ni Charlie at ni Leonard na merong parang kakaiba. Leonard, umiinit yung gamit ko. Parehas lang tayo. Paano kayang gagawin natin? Ewan ko, nasan ba si Sargento? Nandun sa loob. Palagay ko, nararamdaman din ni Sargento na merong nagmamasid sa atin. Maya-maya pa lumabas si Sargento bit-bit ang kanyang baril, tapos meron siyang tinututukan. Nagpaputok siya ng isang beses at biglang merong lumipad na kulay itim na ibon na nagmula sa sanga. Nakita nyo na mga bata? Nakita nyo? Yun ang nagmamasid sa atin. Kailangan pala araw-araw merong maiiwan dito na merong kaalaman para nang sa ganun, nalalaman din natin kung meron bang nagbabantay sa bawat galaw natin. Charlie. Sir? Yan ang magiging trabaho mo ngayon. Kailangan mag-focus ka dyan. At kapag alam mo na walang nagbabantay sa bawat galaw natin, sabihin mo sa akin. At ako mismo, sasabihin ko kay Teniente na magpapatrol tayo. Sige po, sir. Kinabukasan, inutosan sila ng kanilang Teniente para magpatrol. Nakabukod ang karamihan sa pagpatrol dahil meron silang ibang misyon. Bukod tangi silang apat ang bumalik sa dating lugar. Nagkataon naman na wala silang nararamdaman. Eto na. Naniniwala ako na sa pupuntahan natin ay masusukol natin ng mga yun. Tara na! Paglakad nilang apat, dito ay nasukol na nga nila yung mismong subject ng kanilang operasyon. Apat na lalaki yun na merong kakaibang itsura na parabang hindi na natutulog at kumakain. Nagkaputukan na ang magkabilang panig. Katulad ng dati, hindi naman tinatalaba ng mga yun, kaya't naglabas ng itak si Sargento para sila'y sugurin. Sir! Wag sir! Anong wag? Kung ito lang ang pagkakataon at ito lang ang dapat gamitin para magapin natin ang mga taong yang gagawin ko! Matapang na wika ni Sargento, at nang sugurin niya ang mga ito, bigla silang nagpulasan. Inabutan ni Sargento yung isa, kaya ito nang laban. Tinaga ni Sargento ang braso nun, kaya't madali siyang naparalisa. Sumugod na rin sila gamit ang kanilang mga itak, at nang mahuli nila yung apat, agad nila itong tinalian. Yeah! Bakit ba? Wala namang kaming kasalanan sa inyo. At paanong wala? Ha? Kayo ang responsable sa pagdukot sa mga batang nawawala. Pasensyaan tayo, pero kailangan naming panagutin ang mga kasalanan nyo. Dahil sa layo ng distansya sa kampo, medyo nahirapan silang bitbiti ng apat na yon dahil tigi-tigisa lang sila. Inabot na sila ng dilim hanggang sa naisipan ni Sargento Balasa na magpahinga muna sa isang tabi. Dito tayo magpapaabot ng liwanag. Eh, sir, hindi ba tayo delikado rito sa mga kasamahan niya? Tandaan mo, meron tayong kanya-kanyang gamit. Kung ano man ang mangyari, lalaban tayo. Lalaban tayo ng patayan sa kanila. Bago sila matulog ang usapan, isa sa kanila ang magbabantay. Every 3 hours ang palitan para halos lahat ay makapagpahinga. Una,
Naging tagapagbantay noon si Charlie at wala namang naging problema pagkapalit noon ni Leonard. Ako naman matutulog, Leonard. O sige na, ako naman magbabantay. Tinatawag ng kalikasan noon si Leonard kaya't medyo lumayo siya. Pero bago siya lumayo, pinagmasdan niya ang mga huli at ang mga kasamahan. Hindi inaalis ni Leonard ang kanyang mga mata sa mga kasamahan niyang iniwan. Kahit na siya nakaupo sa tabi ng isang puno, maya-maya pa bigla niyang naramdaman yung init. May gumanon na tao hindi kalayuan sa kanya. Upang hindi siya mapansin, kailangan huwag siyang gagalaw. Huwag siyang gagawa ng ingay para hindi siya mapansin. Maya-maya pa ay naramdaman na ni Leonard na malapit na sa kanya ang mga kalaban. Nandito lang yon. Naaamoy ko siya kanina pa. Imposibleng bigla siyang nawala. Ang ibig sabihin nun, hindi nakikita si Leonard ng mga humahanap sa kanya. Nang makakuha siya ng pagkakataon, nagpaputok si Leonard kaya't nagising ang mga kasama niya tapos ang mga huli. Kaya lang walang makita ang mga kasamahan niya nang dahil sa dilim. Si Leonard lang ang bukod tanging nakakaalam kung saan ba nakapwesto ang mga kalaban niya. Dahil si Leonard ang nakakaalam, siya na rin mismo mag-isa ang sumugod sa mga ito. Hindi baril ang gamit niya kung hindi ang itak. Nang pagtatagain ni Leonard ang mga yon, nagtataka ang mga ito dahil hindi nila makita kung saan ba nagmumula yung taong nananaga. Ayos! Ayos pala tong mutya na to ah! Ganito pala ang pakiramdam. Ganun pala yun. Tamang-tamay ibinigay sa akin ng kaibigan ni tatay. Halos sinolo ni Leonard ang pakikipaglaban sa mga ito. Napabulagta niya yung apat na mga lalaking aswang na hindi tinatalaban ng bala. Ikaw lang pala. Paanong hindi ka namin makita? Kasi mahihina kayo. Ang kaya nyo lang, yung mga kapwa kong walang gamit. Pasensyahan na lang tayo ngayon. Akmang, tutuluyan na ni Leonard ang mga yun nang biglang may dumating na kakaiba. O hindi, sino to? Alam ni Leonard sa kanyang sarili na una pa lang nang pagpasok ng taong yon ay nakikita na nito si Leonard. Atras, mga kasama, umatras kayo! Napakabilis ng kaganapan. Nang tumalon yon, bigla itong napunta sa likuran ni Leonard tapos dinakma siya at hinampas ng ilang beses sa lupa. Pero ang pakiramdam noon ni Leonard ay para bang wala lang. Sino ka ba? At bakit ka nakikialam? At bakit ako hindi makikialam? Kalahi ko, ang kalaban mo, kaya humanda ka sundalo. Kahit meron kang mutya ng lupa, nakikita kita at nararamdaman. Dahil sa malakas din ng mutya ng lupa sa katawan ni Leonard, nagagawa niyang iwasan ang pang-aatake ng kakaibang tao na yon. Hanggang sa tinangka din niyang gamitin ang kanyang baril, pero hindi talaga tinatalaban. Nagsalita ang malaking taong kalaban ni Leonard. Dito ay nakaramdam siya ng matinding hilo. Alam ni Leonard sa kanyang sarili na mga Latin ang pinakakawalan noon. Katapusan mo na, sundalo. Magdasal ka na. Tawagin mo na ang Diyos mo. Tuloy sa pagsuka at pagkahilo si Leonard. Dito ay nagpaputok na ng kakaibang gamit ang mga kasamahan niya dahil meron palang rumesponde na mga kasamahan. Doon pa lamang nag-alisan ang mga lalaki. Dinala si Leonard sa kampo kasama ng mga huli
pagdating doon, nilapatan agad siya ng paunang gamot pero ang pakiramdam niya talaga ay para bang isusuka na niya ang kanyang bituka. Suka ng suka talaga si Leonard. Halos wala ng laman ng kanyang sikmura. Sir, magpadala ho kayo ng representante sa tatay ko. Hindi ho ako magagamot ng mga aid natin. Maniwala po kayo sa akin. Pumunta po kayo sa bahay namin. Papuntahin po rito yung kaibigan niya. Sumunod naman si Sargento at sinabi niya ito kay Teniente. Itinawag lang ito sa mismong malaking kampo at nag-utos para puntahan yung tatay ni Leonard. Ano? Ang anak ko ay... Apo, totoo po yun. Ang anak po ninyo ay napasyabak sa mga hindi basta-basta tao. Kinakailangan pong pumunta raw kayo sa kaibigan niyong albularyo para nang siya ganun ay mapuntahan si Leonard at malapatan ng kung anumang lunas. Sige. Salamat. Yung mismong kapatid na ni Leonard ang nagpunta kay Canole dahil nung mga oros na yon, si Mamang Romero ay parabang hirap na hirap na rin humakbang. Nang malaman ni Canole ang nangyari kay Leonard, hindi siya nagsayang ng panahon. Salamat. Dumating ho kayo. Iba yung ginawa sa akin nung nakalaban namin. Huwag ka mag-alala, Leonard. Meron akong dalang mutya ng halamang Javier para sa ito. Siya nga pala, paano ka natulungan ng mutya ng lupa? Kung hindi ho dahil dito, malamang na napatay niya ako. Malamang na naputol niya ang katawan ko. Salamat dito sa mutya ng lupa. Ilan-ilan ang nanonood sa kanila. Pinalabas ni Canole ang mga yon habang sila'y nasa barracks. Tapos sinimulan na ang panggagamot. Nauho ako. Charlie, pengi akong tubig. Eto na, Leonard, uminom ka. Pagkain. Pengi pagkain. Binigyan din ng pagkain noon si Leonard. Kaya kahit paano'y unti-unti nang bumabalik ang kanyang karamdaman. Dahil sa nangyari, kalat na sa kanila na sa lugar na yon ay meron palang mga aswang. Ganun pa man hindi natinag si Leonard, ayaw niyang magpalipat ng destino at ang gusto niya pang mangyari, siya ang tatapos sa buhay ng nakalaban niya. Ano? Part 2? Okay, meron po itong part 2 pero mas... ang nabasa ko po ron, mas marami na yung kwento ng pakikipaglaban niya roon sa ayaw ko, Gabunan yata yun eh, kundi Hanagob. Mga ganun po. Tapos parang medyo mawawala muna siya sa trabaho niya kasi parabang nagpo-focus siya muna para labanan yung kasi iba rin po ang ugali ni Leonard. Siya yung klase ng tao na hindi basta nagpapatalo. Sige, request kayo ng part 2 at ilalapag po natin mamaya. Oh, diba? Ay, sorry po.